Teka, punta muna tayo doon sa Pola Oriental Mindoro. Nasa kabilang linya po si Mayor Jennifer Cruz, ang mayor ng Pola Oriental Mindoro. Mayor Ina, magandang umaga po! Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat po. Ay, nasa lahat ng balita, itong tungkol sa sinasabing rumagasa ang flash flood dyan sa atin sa Pola hanggang sa Coro? Opo. Opo, kasi alam niyo sir, yun yung matagal ko na pong nirereklamo sa DPWH na dapat kasi yung hindi natapos kayong kanal papunta po doon. From Socorro po kasi, ang lakas ng tubig papunta sa ating bayan. Oh. Kaya naging catch basin po ang Maluwan-Luwan, Malibago, hanggang Pula po dahil hindi masyadong naayos yung drainage system. Matagal na anong problema doon sa anong problema sa drainage system? Naputol po kasi yung paggagawa ng DPWH doon, hindi na i-connect yung kanilang mga siguro po kulang sa pondo or ano. Ay. Hindi na i-connect po yung papunta po sa ilog na diretso na from Socorro, dapat i-connect nila ng diretso papunta po doon sa ilog, ilog natin. Sa halip na sa bayan pumunta yung tubig. Opo, kaya nagiging ano po talaga, talagang bahang-baha talaga sa atin. Yun po yung nagiging problema natin. At isa pa, yung pong mga bundok natin kasi, wala na. Siguro kailangan mag-desultation na rin po talaga, maisip talaga ng provincial government mag-desultation para kasi bumaba na po yung mga ilog. Kaya lahat po talaga napupunta na sa atin, sa bayan natin. Kasi mag-asawa pong ilog yung papunta sa atin, yung Pula River, and dito po sa Malibago. So may Kasiligan River pa po tayo. Kaya talagang punuan ng tubig sa atin. So mababaw na rin ang ating mga ilog, kaya kailangan hukayin mababaw na. Mababaw na rin po yung mga ilog natin, kaya nagkakaproblema po tayo ng sobra. Ay, anong sabi ng DPWH sa naputol na drainage system? Nagpapatawag po ako ng this coming Friday, emergency meeting with the DPWH, para mapansin nila yung reklamo po natin. So pinatawag ko po lahat ng barangay captains para mas maayos po yung ating mga drainage system, kung ano pa yung kailangan gawin natin para have... Every now and then po kasi yan ang mangyayari. Babaha po ng babaha, bababa po yung mamamayan natin. Tapos yung ilog po kasi natin, sobrang sikip na rin po. Hindi makalabas yung mga debris. Hmm. Wala bang mga informal settlers sa mga ilog natin, sa tabing ilog? Wala naman po, sir. Meron lang dito sa atin sa kabilang ibayo, pero hindi naman po nasakop yung kabilang ibayo natin. So yun pong ano lang, dun malapit sa ilog doon, sila naman po kusang umaalis yung malapit lang, yung may mga lupa po doon. Naguguho na rin po kasi yun, sir. Ay, nako. Sa may barangay po na po, sobra po yung guho doon ng lupa. Sobra-sobra na po. Kaya kawawa po yung mga taga doon. Saan nanggaling naman yung mga kahoy na kasama ng rumaragas ang tubig? Yan, sir, ang talagang malaking tanong natin kasi ang alam po natin, wala naman tayong mining sa Oriental Mindoro. Pero yung pagpuputol ng puno talaga dapat iwasan na nila. Kasi nakakalbo na po yung bundok natin, nagiging problema po talaga, magla-landslide yung ating mga kabundukan. Napupunta po kasi doon po talaga ang diretso sa atin. Even po yung Pinamalian, galing Pinamalian, diretso po din sa atin. Catch basin talaga tayo lahat. Opo, sir. Kaya kailangan po talaga natin ng tulong ng DPWH. Sino ang kakausapin sa DPWH? Yung sir, baka pwede nyo po tayong matulungan doon. Kahit po si yung provincial director or yung regional director, si regional director Pakanan po, at least mapansin po yung ating lugar. Sige, tutulungan na. Opo. Tingnan natin kung paano namin makakausap ang regional director ng DPWH para dyan. Opo, tulong lang po. Saan dumaan yung ano na yun, yung kanal na yun dapat? Yun pong Socorro. Kasi yung kanal po nila doon, matagal ko nang nareklamo po kasi sa DP eh. Dapat ayusin na nila, padiretso na po doon sa ilog. Kasi naputol po pa po sa Maluwan-Luwan. Saang ilog da pupunta dapat? Papuntang Malibago na po ang diretso noon. Malibago? Ay hindi kaya from Malibago ay bumaha pa rin? Yun po ang ano din, kailangan din pag-aralan nila kasi sobrang mababaw yung ilog. So, aapaw ng apo kasi ang lakas po ng tubig talaga nung isang araw, lalo hanggang ngayon po umuulan pa, malakas pa ang ulan. Ngayon, so baka babaha na naman po. Nako. Ayun, nakita ko sa video mga bumara, hindi lang kahoy, opo, pati mga puno ng puno ng saging. Mga puno ng yung saging, yung lahat. Yun po yung malaking problema po natin sa Pola, sir. So kay
Kayo na po ang bahala, matulungan niyo sige po kami. Sige, i-check. Tawagan ng DP. I-check natin sa si Regional Director Gerald Pakanan ng Region 4B. Yes, sir. Opo. Oh, Sir Gerald Pakanan. Opo. Kung nakikinig siya, kakausapin ko siya para malaman natin kung paano ang gagawin. Maraming salamat sa iyo, Mayor. Magandang umaga. Salamat po, sir. Salamat. God bless po. Ingat po kayo. Si Mayor Jennifer Ina Cruz ng Pola Oriental Mindoro. Tumayan! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel para po sa mga nagbabagang balita at talakayan!